Salonika Farmers, welcome back to my channel, the Salonika's Farm. Hey mga ka-farmers, so for today's video, so nandito tayo sa bahay namin dito sa poblasyon sa Trinidad Bohol. So wala tayo ngayon sa farm. So dito, marami tayong halaman sa bakuran. So, napansin ko mga ka-farmers, habang nagtitingin-tingin ako dito sa bakuran, so, may mga alugbati tayo dito na nabuhay. So, ito, makita nyo. So, ito. So, dati mga ka-farmers, puno ito dito sa bakod na ito. So, dyan. So, punong-puno ito dito, gumagapang. Then, ito kasi dati na gilid ng bakod namin, na-i-stack yung tubig kasi hindi pa kami dati nakakapagpagawa ng kanal para drainage. So, marami ditong tubig. So, namatay yung alugbati natin dyan dati, yung maraming alugbati, dahil sa lunod, nalunod sa tubig. So, dahil uminit at nagkaroon na tayo ng ating drainage na kanal dyan, so, yung mga buto na natuyo ng mga alugbati, so, nahulog dito at ayan, tumubo na siya. Kung makita nyo, napakarami. At ngayon, kukuha tayo ng mga alugbati dito na puno at itatanim natin sa ating farm. Kasi maganda to mga ka-farmers pang gulay-gulay. So, masarap na masarap to pag ilagay sa mga lutuin na munggo. So, yan. Tsaka marami pang ibang putahe na pwede tayong mapagamitan itong alugbati. So, magkakanim tayo ng marami. Kukuhanin natin yung kaya natin kuhanin dito ng mga alugbati para hindi na rin sa sangkap sa pagluluto yung iba. Yung iba, pag dumami, pwede natin ipakain sa ating mga baboy. Tara mga farmers, kuhain na natin. So ito mga farmers, binubunot lang siya. So mapansin nyo, kasama na agad yung ugat. So ayan. So sure na sure na mabubuhay ito sa farm natin kasi may ugat na siya. Taba mga farmers, ang gaganda ng mga puno niya, ang lusog. Yung iba, pagapang na siya sa bakod yung iba. Oh. So ito mga farmers, yung nakuha natin ng mga puno na alugbati. So marami-rami rin yan. So ayan, makita nyo. So ready na to itanim sa farm. So tara, samahan nyo ako. Pumunta na tayo ng farm. Kaya ka-farmers, so nandito tayo sa farm. So kararating lang natin. So kung mapapansin nyo mga ka-farmers, so meron tayo ditong ipa. So may kahalo na to na tae ng baboy. So ito yung pinagtanggalan namin ng tae ng baboy dito sa kulungan. So, dahil pinalitan namin ng bagong ipa, so, tinanggal namin yung mga may tae. So, ito, gagawin nating pataba sa ating itatanim na alugbati. Sorry. Okay. So, mga ka-farmers, so, ito yung gagamitin natin na pataba sa ating itatanim na alugbati dyan sa ibabang bahagi ng farm. Hanggang kaya natin mag-organic mga ka-farmers, so pati yung ating fertilizer is gagawin natin organic. So hindi tayo gagamit ng mga ibang fertilizer na, so hindi tayo gagamit ngayon ng mga fertilizer na nabibili. So ito lang tayo ngayon. So papal na tayo at hakutin na natin para ready na doon sa pagtataniman natin. Ito mga farmers, ito yung ating gagamiting pataba. So meron tayo nito. Ano pa yan? Meron tayong, ano tawag dito? Dito natin ilalagay lahat para ihakutin doon sa kapila. Ay, ito pang tigas. Ano yun?
na lang. Tara mga farmers, dali na natin dito sa pagpapalima natin. Tulang tayo. Farmers, sinakuha natin ang mga alugbati. So, ready na ito itanim. Yan. Sabi na natin. So, mga farmers, itong alugbati, mabilis ito dumami. Kaya maganda rin itong itanim para meron din tayong supply para sa mga baboy natin. If ever maubusan tayo, meron pa tayong makukuhanan. So, ito, meron tayo. Ito yung kinuha natin na papataba sa ating alugbati. So, dito natin itatanim. So, ito. So, ito, nagbubutas na tayo ng lupa. So, ito mga farmers, nagyan muna natin ng alugbati. Tapos, tataba. Ito na yung itata. Ay. Kamera sa pangalawa na ako magkakas. Ito mga farmers, so ito ay nagbubutas na tayo dito ng mga lupa para itanim yung alugbati. So, tatanim muna tayo ng isang bunga sa bawat butas. Ito. Tapos, ang ipapangtabo natin ay yung ating pataba para mas maganda at mas malusog yung itanim. Para mas maganda at mas malusog yung alugbati natin. Dagdagan natin. Yan ito dong. Yan. Yan, madali na lumapit na yung ating pataba. Kailan? Parang lasing to ah. Lasing sa baboy. Ayun, makagaling lang nga pala namin sa piyestahan kasi piyesta dito sa amin. Banda. Nainain kami ng mga lechon. Maganda pa pampatunaw ng taba ng lechon. Ang dami na yan. Kasing bakteriya na tayo ng baboy. Salahin mo.
So, ito na mga farmers yung ating naitanim. So, marami-rami na rin. Ito na lang yung natira natin na alugbati na itatanim na lang natin. Yan na lang yung natira. So, dito tayo nagtanim mula dito. Andun sa dulo, paket dyan. Ayan. So, konti na lang itong itatanim namin. So, mag-update ako sa inyo mga farmers sa susunod na video kung ano na yung sitwasyon at itsura nitong ating mga naitanim na alugbati ngayon. So, mga farmers, kuha tayo ng kawayan, yung dulo ng kawayan, ito. So, ilagay natin dun sa tinaniman natin ng alugbati para dito na sila gagapang. Kasi yung alugbati ay gumagapang yan, so kailangan nila ng ganito. So, kahit dalawang piraso lang mga farmers ng dalawang kawayan, so okay na. Farmers, so dadali natin to doon sa pinagtaniman natin. So, arat na! Aray! Ay! Layo-layo kayo, baka tamaan kayo ng ating... Di walang asawa, hindi lang magbigti. Ano lang? So ito mga kapamit, ilalagay lang natin sa dito sa bandang gitna. So, kukuha pa tayo mga farmers ng kawayan pa kasi meron pa tayo dito konting tanim. So, nitin nila itong nanggapangan. So, ito mga farmers, nalagyan na natin ang kawayan. So, itong kabila, nalagyan na rin natin. So, yan. So, ang last natin gagawin mga farmers is siyempre, didiligan na natin yung mga tinanim natin. So, let's go! Rap. So ito mga farmers, meron tayo dito ginawa rin na hose para sa ating mga tanim dito. So konektado to mga farmers dun sa pinagagawa naming balon. So ayan ang ating pandilig. Ano ba? Yan, yan. Yung mga talong natin dito.
kayo mag-comment ng sana all madidiligan. Kasi halaman ito. Gulay. So, dito tayo sa kabila. So, maganda yung pangdilig namin ng mga farmers. So, ito may kalamansi rin tayo dito. Yan, kalamansi. Tapos the rest, talong na siya. Tapos tangkong. May okra din dyan. Sitaw. At marami pang iba. Pwede na tayo dito magbahay kubo. So, di ba mga ka-farmers? So, yan. Itong isang araw lang natin ito, pinaghirapan itanim. Pero, pag nakita nyo, pag dumami na to, super dami nitong beneficyo na makukuha tayo dito pakain sa hayop. So, pwede rin natin gamitin pang ulam. At the same time, pwede rin tayo magbenta if ever dumami siya ng dumami. Kasi mahal to yung per tali nito sa palengke. Mahal tong alugbati. Ayan. So, yun mga ka-farmers. So, natapos na tayo magtanim. Tapos na natin lagyan ng mga kawayan. At tapos na rin natin diligan. So, okay na okay ang araw natin ngayon. So, may gawa tayo dito sa farm. So, cut ko na itong... So, i-end ko na itong video na ito mga ka-farmers. So, mag-update na lang ako sa inyo. Baka 2 weeks, 3 weeks or from now para mapakita ko sa inyo kung ano na yung kalagayan ng ating mga alugbati na tinanim. So, yun mga ka-farmers, please like and subscribe sa aking YouTube channel mga ka-farmers para updated kayo palagi. I-click nyo palagi yung notification bell and select all para lagi kayo ma-notified if ever may bago akong videos ni-upload dito sa aking YouTube channel. Ayun mga ka-farmers, thank you for watching and happy farming!